nagkaroon ng encounter dito sa Mount Macam na yung na-experience ko doon na sarami namin. Nagkaroon muna kami ng isang reconnaissance, tapos hindi naman namin expected na yung magiging yung mga kasama namin. Eh bigla kami ikutan ng kalaban na papasukin lang pala kami. Una nakakita kami ng tao lamang pero hindi namin pinansin. Yung pala pinapapasok lang kami sa killing zone. Yun ang ano namin, tapos nung na-inquintro na kami, yun doon na namin na maraming kalaban pala na yung pala kampo siya. Isa lang opisyal namin na dala sa amin. Ngayon, siyempre, hindi na rin niya malaman yung gagawin. Tapos, inantropa pa namin yung na-wounded. Tapos, ako rin, natamaan din ako noon bilang assistant team leader ako. Tumutulong pa rin ako sa mga kasama ko, lalo na yung radyo man ko. Sinabihan ko siya na yung radyo, pag alimbawa wala na talaga, gipit na, kung hindi talaga makadikit siya sa pinaka-team leader, dapat. Eh kung nakukuha din lang ng kalaban, dapat sirahin na lang, sabi ko sa kanya. Tapos yung official din namin na yun, para kami na lang yung nag-lead. Ang sabi sa akin ng officer, ang daming kalaban, anong gagawin natin? Sabi ko sa kanya, pero may tama na rin ako nun eh. Sabi ko sa kanya, sir, hindi tayo tatakbo. Sabi ko sa kanya, dahil napapaikutan na rin kami, yun ang ano namin doon. Sabi niya, mamamatay tayo lahat. Tapos pinakita ko kung paano nung kalaban. Sabi niya, hindi tinatalba na. Sabi nung official namin, mamamatay tayo lahat. Sabi sa kanya, sir, hindi tayo, lahat tayo magpapakamatay dito, sir. Yun sinabi niya sa akin. Tapos ginawa namin nun, huwag kaming tatakbo. Tapos ginawa namin, nag-ipon-ipon kami. Tapos yung box, ginawa na lang namin yung nag-type box kami na para hindi kami maikutan ng kalaban. Para kahit saan may puputok at saka yung may mga nawubundid sa amin, iniipon na lang namin, nilalagay namin sa ano para kung sino man yung mamamatay at saka yung matatamaan, madali namin may recover at saka masuportahan at mabigyan ng first aid. Yun lang yung ibang opisyal na mamatay na sabi ko, ginawa namin sa opisyal namin, pinatago na lang namin siya ng maayos para hindi siya matamaan kasi kung mawawalan lalo na baka ma-paralyze yung operation o mawalan lalo ng mag-lead yung operation. Kaya doon nagkaroon na ng ano. Tapos yung iba hindi na rin halos maano ng malaman dahil saan-saan na nagagaling yung kalaban. Tapos napalawak na rin yung ibang tropa namin nung matagal na umano na rin yung kasama namin na humihingi ng reinforcement. Ang ano niya, ang akala ng kalaban, sa dami na ng radyo at yung mga kumpanya, dahil bawat batalyon, nagkumpos lang ng isang team, pinagsama-sama lang. Ang akala ng kalaban na nakikinig nila yung bawat kumpanya na tawag sa radyo. Ang akala nila, ang dami na ng kalaban, ang dami ng kasama na sumusuporta. Kaya yung kalaban, parang na-demoralize din siya, pero umabot din siya ng ngunit na maghapon kaming naikipagano sa kanila. Pero ang namatay na sa amin noon, dadalawa lang. Yun, hanggang kami-kami, nagtulungan na rin na wounded. At nang iniipak namin, tapos sinusuportahan din namin yung official. Kasi kung siya mawala, lalong mawala. Tapos pag-ibak na namin, doon pa rin yung dadaanan din namin. Napakarami pa rin na barikid na dadaan namin dahil pinambos pa rin kami. Eh, may mga tapa na rin kami, pati karsada, nilagyan nila ng nyog, mga ano na para hindi kami makadaan. Para lalo kaming mahirapan. Pero papasalamat din kami dahil pagdating ng gabi, inabot na ng gabi, hindi kami nasuportahan din ni chopper. Nagtulong-tulong para lahat yung kasama na mga na-wounded at saka yung patay para may baba lang namin doon sa tamang paglalag. At saka yun, kasi sabihan ko rin yung mga sa amin na pag dapat na huwag masiraan ang loob kahit official, kahit kasi kung yung talagang mga NCO, yun yung naglilid talaga na kung mayroong mang nararatil o dapat tutulungan, tuturuan kung para hindi ba na sa gagawin niya, dapat before mag-jump, pag may karoon ng encounter, dapat i-assist ng maayos, inspection muna ng mga gamit, kung anong kailangan bago alis. Tapos dapat lahat alam din ng bawat isa
kung ano yung gagawin niya para ituturo ano ba yung mission. Yan ang isang importante doon. Ano ba yung gagawin niya, mission niya, ano yung pupuntahan doon, ano yung magiging kalaban. Dapat may background din doon sa area na gagawin niya para hindi lang nag-iisa yung ano, para nakakatulong din lalo sa mga kasamaan at hindi mga NCO rin. Hindi lang doon sa official yung nakakaalam. Sa kapirang team leader ka rin, dapat i-assess mo talaga yung mga tropa mo, lalo yung mga walang alam pa, private, ano ba yung gagawin niya. Dapat ikaw yung magdi-designate na ano ba yung gagawin niya in case na may mangyari, kwentro, papalo ka sa mga ganyan. At saka ituturo mo siya para ano, kasi pagbago talagang kunti yung mga nalala.